With a Camaro worth 7 million pesos, Camaro magkano? 7 million, 8 million. A luxurious mansion. Nagkaroon ako sa sarili kong bahay. And over 100 million pesos overall income. Total buong career mo. Ano, pasok 100M? Like, pasok 100M? No. Paano nga ba nasira ang imahe ng isang milyonaryong ito nang dahil lamang sa isang video? Hi, ako si AC. At sa video ito, tatalakayin natin ang misteryo ni Franklin Miano and how one video ruined his entire image. Franklin Miano stated na he earned his first million noong 16 years old pa lamang siya sa pamamagitan ng pagbili ng sapatos sa murang halaga and selling it online, doubling the price. May mga bagay talaga na hindi nagtutugma. Then he stated na he earned his first million at the age of 16. Pero mayroon siyang TikTok na nagsasabing 25K a month daw ang kinikita niya noong 15 years old siya, which is equals to 300,000 pesos a year. At sa kanyang mga interviews na mula sa 5 million, nagiging 1 million. At yung bandang 15 to 16, doon ko na-hit yung first million ko na net income. Alam mo, eto, na-research namin na 15 years old ka pa lang, nakabuo ka na ng 5 million pesos. Yes. Okay. Mula sa pagbebenta ng sapatos, nagiging pagbebenta ng damit. Nagko-commute na kasi ako ng pauwi. So nakita ko sa may sakay na tricycle sa gilid, is meron nagbebenta ng magagandang mga damit. So okay. Nagko-commute po ako pauwi po sa bahay. Kada uwi ko po, is meron po mga tricycle-an at meron po nagbebenta po sa gilid. Meron po ako nagustuhan po doon ng sapatos. Ano nga ba ang misteryo mula sa mga pinapalabas ni Franklin Miano? Was it all just an elaborate lie to scam people? Or is it something bigger than all of us? Simulan natin ang lahat sa isang short video na in-upload niya sa kanyang TikTok account na kung saan tinatanong siya kung kaya bang pumasok sa real estate kahit walang pera. At ito ang sinabi niya. Possible ba na wala kang pera, papasok ka ng real estate tapos magiging multimillionaire ka? Kunyari ako, nagsimula sa wala. Pupunta ako sa ibang mga bahay na house for rent at magandang bahay. Kakausapin ko yung landlord. Sasabihin ko, oy landlord, gusto mo ba na every month may pumapasok na pera sa'yo? Na forever may tenant ka na dyan sa pinaparent mong bahay kaysa mabulok dyan. At least mayroong nakatira at nag-aalaga dyan. At hindi lang yun, papagandahin pa naman yung bahay mo. Gusto ko ba naman pag sinabi oo, ano mang plano mo? Sasabihin nun na ang nag-offer is ganito gagawin ko. I-rent yung bahay mo. Yung asking price mo is 20,000 a month sa bahay mo. Aayusin ko, lalagyan ko ng mga billiards and shit. Ang gagawin ko is paparenta ko yan ng 5,000 or 10,000 per day. Di man lang sinagot yung tanong, possible ba na pumasok ka sa real estate na wala kang pera? Diyos me. Billiards and shit sa pa. May point naman siya, kaso pointless. Kaya mapapatanong ka na lang talaga kung saan mo makukuha ang billiards and kung wala ka namang pera. At higit sa lahat, ang pagpapaganda sa bahay ni landlord. And this is not the only video na kung saan walang sense ang mga pinagsasabi niya. Dahil mayroon pa siyang in-upload na maraming mga video talking about life advices. Tulad ng hindi daw importante ang pag-aaral. Huwag kayong super mag-aksaya ng oras para lang sa pag-aaral. Siniseryoso mo yung pag-aaral mo. Hindi dahil gusto mo, alam ko yan. Nag-aaral ka dahil gusto ng magulang mo. Ayaw mo mag-aaral eh. Huwag mong ipagmamalaki ang pagiging dropout mo. Kahit kailan at kahit saan panahon, dugyot at pangit ang maging dropout. Study and get your diploma. Later ka na dumiskarte. Yan ang totoo. At sa kanyang opinion, lang cash daw is trash at dapat mo daw gamitin palagi ang credit card mo. Ako, as a 23-year-old multimillionaire, never ako magdadala ng cash. Cash is trash. Yellow bakit? No geeking. Ang ginagamit ko, credit card. Lahat ng gastusin ko credit card. Lahat ng bibili ko credit card. Gumili ako ng piyato sa tindahan tapos gamit ko credit card. Ayun, binato pabalik sa akin. Huwag naman sabihin na cash is trash. Kasi sa iba, cash is equivalent to gold, which makes people doubt if totoo nga bang milyonaryo si Franklin Miano o isang networker na nagpapanggap na milyonaryo para makapag-scam ng mga innocenting tao. In the words of Franklin Miano himself, he stated na he is a proud owner of 10 businesses dito sa loob ng Pilipinas. But it was allegedly na walang proof sa mga claims ng kanyang sinasabi. Higit sa lahat, ang mga Facebook pages ng 2 of his alleged businesses ay noon pa lamang 2021 ng last post. At sabi niya, gumagana pa daw ito up to this day. Nagkaroon din ng issue ang kanyang clothing line page na Empire dahil kinopya nito ang design ng kanyang artist dati with the post stating na magiging designer niya ako back 2020 and napacheck ako sa progress ng clothing brand niya ngayon. At napansin ko lang na pinirata niya pala yung previous design ko noong mga panahon na yon, na kung saan pinakita niya ang mga pictures ng original design niya
and the multi-millionaire design ni Franklin Miano na makikita din natin sa mga pictures na magkahawig talaga ang dalawa. And with two of his businesses looking like hindi na ito nag-generate ng income, dito naman papasok ang kanyang business na palagi niyang pinopromote, ang multi-servicing business o mas kilala sa tawag na MSB. Open ang MSB Academy. MSB. 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 MSB Academy. Ang MSB ay isang outsourcing business na kung saan mag-hire sila ng mga tao upang gawin ang trabaho na dapat sila ang gagawa. O sa madaling salita, ang pagiging middleman. Recently, sa bawat scroll mo sa TikTok, makikita mo si Frank Miano talking about financial tips and advices. At of course, para din ma-promote ang MSB course niya. Even creating multiple TikTok accounts para makita ng maraming mga tao. Nakailang block na ako sa visit na Franklin Miano na yan sa TikTok. May lumalabas pa rin kung ano-ano kabutan pinagsasabi. Ba't lagi ko nakikita si Franklin Miano sa FYP ng TikTok ko? Ilang account pa bali Franklin Miano kailangan ko i-block para mawala tong ungas na to sa FYP ko? And they said that you could earn up to 70k to 80k a month nang dahil lang dito. At ang gagawin mo lamang para makuha ito ay binhin ang course package nila worth 7,000 pesos. At sinadya niya daw ito na mahal ang babayaran mo para daw may risk ka. Coach Frank, bakit pa kailangan magbayad at mag-enroll sa MSB? Eh kung gusto niyo naman po makatulong, pwede niyo naman po i-post ang content for free. Kaya to may bayad kasi gusto ko seryosohin nila. Everything has a risk eh. Kaya siya may bayad para seryosohin mo, may risk ka. At kung wala ka daw pera para mag-enroll, pwede ka daw bang utang sa mga kilala mo o kaya naman umutang sa mga lending apps at babayaran mo lang daw ito pag kumita ka na. Ngayon kung gusto nila mag-enroll kasi wala silang pera, pwede naman sila mag-G-credit, mag-BIN-IS, 100, mga loaning companies. At babayaran na lang nila loaning companies kapag kumita na sila sa MSB Academy. And with him stating na money back guarantee, why is it na maraming mga tao ang nagre-reklamo na hindi pa to sila nakakatanggap ng refund mula kay Franklin Miano? Nag-comment lang ako about my request for refund. Suspendin nyo ako agad sa group. Tapos may panay flex ka pa sa social media, Mr. Franklin Miano. Is MSB a scam? Honest review po ito. MSB, crowded na at matututo lang kayo mambarbero. Refund, may requirements at papahirapan pa kayo. Modern pyramid Ponzi scheme disguised as valid investment opportunities. Multi-millionaire pero di makapag-refund ng 6,800? Hay naku Frank, milyonaryo ka diba? Million per week? Paano na to? So other people tried enrolling sa MSB para makita nila kung peke nga ba ito o hindi. Saturated, huwag na sayangin ang pera sa modern budol. Madaling sabihin kumita, pero ang totoo, suntok sa moon kung kumita kayo. Kung may konsensya talaga si Franklin Miano, dapat una pa lang sinabi niya na dapat expert muna kayo sa niche nyo bago kayo mag-enroll sa MSB. Tapos ang realistic skill lang talaga nakikita ka ay video editor at graphic design. E crowded na sa mga ganitong skills. Kahit sino kaya mag-edit, pangkaraniwan na mag-edit nowadays, tama? Tapos may AI na, freebies, luma na, refund, 30 days lang pala, may referral system pa, 3,000 pesos commission kada successful invite ng bawat member. Na kung saan habang sinusulat ko ang script na ito, ang mga videos lamang na nakikita kong nagpo-promote ng MSB ay nasa mismo TikTok account lamang ni Franklin Miano naka-upload, talking about how MSB changed their life at dapat daw kayong mag-enroll dito. At pagkatapos ng maraming mga pointless interviews na in-upload sa kanyang TikTok, na hindi natin alam kung scripted o hindi. Dahil makikita natin sa isang lumang video na isa sa mga interviewer ni Frank ay isang student lang din pala sa MSB Academy. Ano yung pinakamahirap na din naranasan mo sa buhay mo? Siguro, pinakamahirap and memorable yung ay na naglalako na talaga ako. Like, pinaglalako na ako ng mother ko, ganyan. And this student was also called out ng isa sa kanyang page admins dahil nahihirapan daw ito magbigay ng sahod sa kanya. Hello, isa ako si employee ni Carl. Let me know if you want to know anything. Ang hirap magpasweldo niyan eh. Kailangan pa palagi i-remind. Here's a proof na nagwo-work ako for him. Most of Franklin Miano's TikTok videos ay pagmamayabang lamang ng kanyang mga ginagastos na kung saan hindi niya din alam kung saan napunta ang mga ito. Di ba millionaire ka na? So magkano ginagastos mo every single month? So tinatrain kong gumastos ng mga nasa 500G to 1M a month. Pero po sa amin yan yung 1M, di ko alam kung saan napupunti a month. He even made his friend drop out of college dahil gusto daw ng kaibigan niya maging isang entrepreneur. And blaming him kung bakit daw siya nag-drop. Meron akong kaibigan na pinadrop ko sa college kasi gusto niya daw maging entrepreneur. Pinadrop ko sa'yo, mag-drop ka, wala kang matutunan dyan na paging entrepreneur. Mas maganda matuto ka na lang sa pag-build ng business. Kaya naman nabuno ka lamang siyang tanga sa mukha ng ibang mga YouTubers. Sige, kung bakit bumalik, alam mo maging entrepreneur ka, hindi niya daw kaya. Tanga, hindi mo pala kaya, eh, ba't ka nag-drop? Nakita niyo yun?
Did you see what happened there? Hindi ko kaya, sabi niya. Tapos, oh, bakit ka nag-drop eh, hindi mo pala kaya? Eh, sinabi mo eh! In the first place, ikaw ang nagsabi ikaw nagpa-drop sa kanya eh! Kundi hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Noong February 25, 2024, nag-post siya sa kanyang Facebook page ng isang picture ng kanyang plano with a caption na "Gumana yung plan ko." Then proceeds to state his plan na bait lang pala ang lahat ng ito, which makes him a master baiter. Gusto kong maraming manood ng upcoming daily vlogs but only few watch my daily vlogs dahil hindi pa ganun kakilala ang YouTube ko. That's why gumagawa kami ng paraan na mag-podcast ng marami. Pag kumalat na yung pangalan ko kung legit ba o barbero, syempre nasa Pinas tayo, mabilis kumalat ang mga ganito. Pero alam naman natin na sa panahon ngayon, hindi na masyado gumagana ang bad publicity is still publicity. Na kung saan nagresulta ng samot-sari reaction ng mga tao, mayroong sumusuporta kay Frank with comments like, "Di tumitinag para sa akin yung pambabash nila sa iyo, coach, at hindi ako nawala ng tiwala sa iyo kahit tinawag ka nila scammer at dinadown ka nila. Solid fans mo pa rin ako, coach. Silent fan here since 2019. Still and forever supporting you, coach." At mayroon din namang mga hindi. "Walang may interesado sa iyo. Lahat gawang kwento mo lang." And Frank replying with, "Oh, di ba kumana nga." Makalipas ang ilang araw, nag-upload si Frank sa kanyang channel ng video talking about his plan na all those things that he did ay part daw ng plano niya para pag-usapan sa social media. Ngunit hindi doon nagtatapos ang lahat. Noong March 3, 2024, nag-upload si Frank Miano sa kanyang official TikTok page ng isang video na kung saan gumagala siya sa loob ng Dubai, driving luxury cars, eating luxury meals, at ang pagbaba sa isang helicopter. Which really makes you think na he really is a multi-millionaire at first glance. Pero flying to Dubai, renting luxury cars, at ang pagsakay ng helicopter does not prove na you are a multi-millionaire. With an economy flight worth 15,000 pesos, a helicopter ride worth 12,000 pesos, and renting luxury cars worth 40,000 pesos, if you take a look at Makagago Wasop Man's latest video, we can see na it only took him an estimated amount of around 250,000 to 500,000 pesos para gawin ang lahat ng yun. Mocking him na as a multi-millionaire, proud na siya na Dubai lamang daw ang kanyang napuntahan. Tag-ina mo ka? Sorry, Mel. Sobrang lap trip tong hayop na to. Kung ikaw ay multimillionaire, paano mo ipinagyayabang ang Dubai trip mo lang? Dubai lang yan, boy. Tang-ina mo ka? Multimillionaire ka? Tas sobrang hyped ka na para sa Dubai trip? Which made this one single video na nagsasalita siya tungkol sa mga billiards and shits created a whole series of events na umabot sa pag-debunk sa kanya ng mga YouTubers, providing with different kinds of proof na all he is doing is fake. At kahit na ano pang sabihin niya, kung wala talaga siyang may papakitang proof of being a multimillionaire, nanatili na lamang misteryo ang lahat ng ito.